Yan, kumusta? Paano mo pinaganda ang tulong na ito? Siyempre, katulad nga po nang na-mention ko kanina, puro mga dramatic po yung mga past ko yung nagawang serya. So, siguro, siyempre isa na po din sa nanunood ako ng mga rom-com movies. And kasama rin with Mavi para alam namin, lalo na yung mga naging patok na rom-com movies, para alam namin yung kilite ng rom-com at yung atake sa rom-com. And syempre po, bonding with the cast, yun po talaga yung isa sa mga prioritize ko, lalo na lahat kami pag-gets out kami. May possibility na maging barkada. At naging barkada nga po kami, magbabarkada kami all throughout the series. And syempre, on and off cam. Yun po talaga yung prioritize namin ni Mavi. At sinabi talaga namin na gagawin namin lahat para magkasundo-sundo lahat, walang ma-offend. May kasunduan kami na dapat pag sinabihan ng isang criticism, dapat i-take to as constructive criticism, at lahat naman tayo dito nagtutulungan pa angat. So, yeah. Mm-hmm. Sa inyo ni Mavi, ikaw nga yung mauna, mas bihasa ka ng mag-handle ng mga criticism, di ba? Ito lang, kaya yung siyang major decision na ginawa niya. Mm-hmm. Sabi niya, isa ka sa mga nakatulong na kumbaga nagbigay sa kanya ng kumbaga positive na thinking dahil sa mga bashing niya na because of joining it. Well, first of all, I'm so proud of Mavi. Dahil alam ko naman po yung isa sa mga rason niya dahil tinanggap niya to. Kung bakit niya tinanggap to, kasi gusto niya pong mas mag-improve pa sa isa sa mga talents niya, which is hosting. And yeah, I'm just so proud of him. And I know Mav. Grabe po talaga yung respeto niya, of course, sa original hosts. And same with me. Dahil nakasama ko po siya. Ay, yeah. Nag-post ka pa nga yes, pala regarding sa Itbulaga. Yeah. So, naging... Ano ang katagal yung joy Itbulaga? Siguro, actually, tinatawag po ako ng ibang mga Dabbercads na the last guest Dabbercads of Itbulaga. So, yung po yung sinasabi nila. So, yeah. Anong timeline ba nung nag-host ka ng Itbulaga? Mga past few weeks lang po. Ah, talagang past few weeks. Sa mga reaction mo sa nangyayari ngayon sa past few weeks? Sorry po? Sa situation na nangyayari ngayon, ano reaction mo? My reaction. I mean, katulad nga po ang sinasabi ng mga bawat host. I think napanood ko po ato isa sa mga interviews nila. Work is work. They were just out there to work. And for sure naman po, they have so much respect for the TVJ and the original hosts. And same with me, you know po, because malaki po silang parte ng mga buhay ng bawat Pilipino. Dahil nakatulong sila, nagpasaya sila, and I think now, makakontinue pa po yun eh. So I'm really happy because I'm a fan of Itbulaga also. So ano lang yung binibigay mo encouragement sa kanila? Kasi hindi natin maiwasan talaga yung bashing sa social media. As long as you know your intention, as long as you know your purpose dun sa show na yun, just keep going as long as alam mo na wala kang inaatakan ng ibang tao. And alam mo naman sa sarili mo that you have respect. And wala kang papalitan kasi hindi mo sila mapapalitan eh. They're icons already. So, yeah. Yun lang naman po yun. Again, sabi nga nila, work is work. So, kailin yung sa few weeks mo na nag-host ka ng Itbulaga, nagkaroon ka ba ng chance na makausap ang TVJ mismo? And if oo, ano yung mga parang advice na natanong mo o humingi mo sa kanila? Yes! Kasi nga po, kahit sa maikiling panahon lang po na nag-guest ako doon as guest host, pinaramdam po talaga nila sa akin na parte ako ng pamilya nila. For example, may long table po kasi sila doon na kumakain yung bawat main hosts ng Itbulaga. Lagi nila akong inaaya. So, nagkaroon po ako ng chance na makausap sila, especially Sir Joey. May time po na, ito po talaga sobrang kinikip po sa sarili ko kasi parang ang sarap yung feeling na ganun. Naiwan po kami dalawa na, kasi kumakain po kami lahat, isa-isa nagsialisan. Tapos naiwan kami dalawa na nag-uusap lang. And then,
ang ganda lang po nung usapan. May mga advices, of course, may chikahan, may, sino to, may ganyan-ganyan. And then, shinare niya rin sa akin yung iba sa mga jokes na nakasulat sa notes niya. And then, we shared the difference also. Time na, about siya before, and then, I mean, yung before na era, and then now. And, And then yun po, kaya ko po yun sobrang kinikip sa sarili ko kasi parang kausap ko lang po yung lolo ko. Yun po yung naramdaman ko nung time na. So it was so pure, it was so genuine, and nasarap po sa pakiramdam. Tignan namin si Mavi kanina, tignan namin kung pareho ko na isasagot. Ano ba talaga ang status ng relationship? Kung ano po yung sagot niya? Okay, sagot mo. Sarili mo. Parang hindi kayo nag-meeting. Tignan natin kung ano. Consistent. Tingin. Ano? Status. Nako. Hindi ko alam sa sabihin ko. Siguro po, just go, sige, fine. Ano po, siguro? Wow, mag-iisip pa, sasabihin naman getting to know each other. We know each other well naman. Getting to know each other pa din. Sorry. Siguro po, hindi naman tago eh. Siguro dating. Your families are very close. Yes po. So in a relationship, situationship, mutual agreement, MMA, ano pang lahat ng ship? Ano? Friendship. special friendship. Super duper special friendship. And syempre, we're taking things really, really slow. Ayaw namin madaliin yung kung ano man nangyayari. Ayaw namin magkaroon ng peer pressure sa amin dalawa dahil ang love team kami kailangan tama. So yun po. Siguro dahan-dahan lang. So in terms of your new project naman, kanina na-interview namin si Marco and si Mariel and they have nothing but good words about sa'yo, kung paano ka daw makisama, ganito. Nabayaran ano ba to? Natutunan mo ba to na kasi child actor ka na parang ganito ang tamang pakikisama? Yes po. Yes, definitely. And katulad nga po rin sinabi ni Sir Jess and Ms. Maricar kanina, matanong mo talaga akong tao. So yung kung ano man po yung pinapakita ko sa kanila, natutunan ko rin naman po yun galing sa ibang artista or galing sa mga executives po na nakakausap ko on how to be a professional. And kasi wala daw po talaga. Siguro yes, big part ng talent, pero syempre mas malaking part yung attitude and kung paano ka makipagsalamuha sa ibang tao, especially sa crew, sa production, sa staff, sa director, and syempre po sa mga kapwa-artist. Hindi nauuso yung collaboration, di ba? Of course, nag-start ng GMH at ABS, di ba? Mm-hmm. Kung ano, kung given a chance, sino yung gusto mo makatrabaho sa ABS? Nako. Kung magkakaroon muli ng collaboration. Dahil nauuso po ang Annalisa. Oo nga. Andrea ulit. Oo. Of course, si Andrea. And we're in a good place right now. So, si Andrea po. And of course, gusto ko rin po makatrabaho si Bel. Si Bel. Because? Kasi, lumaki po kami together sa showbiz industry. Sabay kaming huli. Sabay namin. Marami siyang nagawa na ako lang nakakaalam. Marami ako nagawa na siya lang nakakaalam. So, and then, how do you feel na kayo magkakabatch nito ng mga chats? Ngayon, kilala na kayo, may mga names na kayo. How does that make you feel? Ang sarap po sa pakiramdam kasi syempre hindi man po ganun kaparehas yung mga pinagdaanan namin dati. Pero dati, grabe yung suporta namin sa isa. Actually, until now pa naman po. Grabe yung suporta namin sa isa't isa. Grabe yung bond, grabe yung friendship. Hindi po masasabi siya na showbiz friendship, hindi po talaga po. So, ang sarap po sa pakiramdam na at last, unti-unti po namin nakakamit yung pangarap namin na dati, sinasabi namin na, sana ganyan tayo, sana ganito tayo. Kaya, ang sarap po talaga sa pakiramdam. May mga ganyan talaga kayo? Oo naman po, nasama-sama pa kami. Tapos meron pa kami mga biruan dati na,
kakabili ko lang ng kotse. Ganyan. Pero no time na yun, wala po kami ng kotse. So, totoo nga po talaga that you just need to manifest it. You just need to give it to the universe and of course, pray for it, work hard for it. So, when you say kami, para yung Clara, sino si Mariposa? Ako at si Belko. Yes, and ngayon nagkita po kami nung birthday ni Darren. And kasi nagkagulatan, di po namin alam. And then yun, yung mga nagawa ng plans and schedules ng bond kasi namiss po namin. Namiss kayo niya. Ano masasabi mo na ang in-demand mo? Wow! Oo, kasi parang tuloy-tuloy. Oo, talaga. Kasi tuloy-tuloy ang yung work. Tuloy-tuloy ang work mo. How do you feel na ganun yung nangyayari sa career mo? Again, masarap po sa pakiramdam. I'm grateful for it and hindi ko po sila i-disappoint kung sino man po yung mga nagre-request sa akin dahil bibigay ko po ang 500% ko every single time. Rising love to sabi sa inyo sa kung yung pambala ninyo ni Mark. May dream ka rin na in a bigger screen. Ba in a big screen ang nagpapunti ng mga. Oo naman po, if bibigyan po ng chance, if magkakaroon po ng magandang story na ibibigay sa amin, why not? Siyempre po. Mm-hmm. Pero hindi mo mahirap yun kasi magkatrabaho ang in real life eh meron kayong feeling sa isa't isa. Hindi mo mahirap. Mas madali nga po yun. Hindi mo. Paano kung nagkatampo mo? Madali lang po yun. Nag-unfollowan na din ba kayo sa professional? Oo nga. So is it habang nag-interview kayo? Hindi naman po, siyempre. Kapag may away kami dapat sa aming dalawa lang. Hindi kami dapat ng dami ng ibang tama. Mature mo lang. Laki nga po sa ilang mga napag-aaral. Ilang years na ba kayo ni Mami? Ako po 20 years old. Pagka po ako siya po 22. Alam mo ha? Pero kay Lee, at this point of your life, how do you find love? Love is? Love is? Autograph. Kasi sa title. At first, love is? Love is? May letter M ba yan? Ay naman! Ah! May letter A? May letter B? Love is... Mavi. Love is definitely my family. What? Nako? Yes, my family. May letter and my loved ones. Oh. And syempre din sa loved ones na yung kasama na din. Oh. Yeah. Ano mo kamahal si Mark? Ay, wow! Grabe! 100. 2% of 10. 2% ay, grabe. Ayun po talaga yun. Kinisilig naman ako sa tanong. Gano'n ko ba? Sobra po kasi yung word na mahal eh. Huwag naman po muna tayo. Next time po siguro na magkita tayo. Tanongin niyo po. Pero everyday kanyang pinapakita. Definitely. Kitang-kita sa'yo. Thank you. Very glowing. Thank you. Thank you.